Hi guys, magandang hapon and it is a sunny afternoon po ngayon. And kahapon, nag-start na po akong maglagay ng wood chips dun po sa daanan and sa palibot po ng pong ating garden. So, ito po ngayon yung pangalawang araw na naglagay po ako ng wood chips para po sa ating garden. So, dahil maliit lang po yung ating gamit na sasakyan, inabot po tayo bali ng dalawang araw sa paghahakot ng wood chips para malagyan po itong ating raised bed garden. So, ngayon po, na kompleto ko na po yung isang side ng ating main garden na kung saan yun po ngayon yung aking ginawa. Ayan po, so ayun na po yung ating mga nilagay na wood chips po sa ating garden. So lahat na po yan ay nalagyan ko na po siya ng wood chips bali. So ayan. So dito po sa harap, hindi ko po siya nalagyan dito kasi ito po, tatanggalin ko po ito. Tapos maglalagay po ako dito sa susunod na araw ng dalawang raised bed. So siguro ko po nagawa ko ng 3x16 na raised bed po dito para mayroon po tayong daanan pa dito. So pati po ito, yung harap ng ating garden ay lalagyan ko rin po ito ng wood chips para hindi na po siya maging maputi and makaiwas po tayo sa pagdadamo. So hanggang dyan lamang po yung una ang aking nilagay. Muntik na ako madulas. Yeah, so hanggang dyan lang po muna yung ako nilagay na raised bed, wood chips. So medyo hinarap po tayo dahil nakatapos ko lamang po mag tambak or magkahakot ng wood chips and ayun na po ngayon yung ating garden. So puro wood chips na po siya. So wala na pong makikitang damo dyan. Ayan. So makakapag save na po tayo ng time kapag dumating po yung summer dahil itong side na po dito ay hindi na po tayo mag dadamo. Yeah, so dito dahil medyo may ice pa, wala kasing ganong araw dito sa gilid eh. So hindi ko pa siya na lagyan ng wood chips. Yan, dahil mayroon pa siyang yellow. Pero ang bala ko po dito, so lahat po yan, pati po yung nandito, lahat po yan ay lalagyan ko po ng wood chips, pati po yung ating nasa likod ng ating garden. So pati po dito. Yan. So pati po dito ay lalagyan ko po ito ng wood chips. So dito hindi ko po alam kung anong bala kong gawin dito. Tapos dito dahil medyo naka-slant po yung lupa dito ay ipa-flat ko po siya. Yan. Try na po ako kahapon para po mapante ko yan and talagyan ko ng ties dito habang ganyan hanggang sa dulo para pwede po natin malagyan ng mga gulay natin na nakalagay po sa pot. So bali po dito banda yan hanggang dun po sa dulo magiging puro pot po yan dyan, nakapot po ng mga talong, sili, siguro po potato. Tapos dito sa mga susunod na araw
mag-start na po akong mag-hakot ng lupa at ilalagay ko po sa ating grow bag yung ginamit po natin last year. So simula po dito, maglalagay po ako dito ng mga grow bag na pwede po natin pagtamnan ng ating iba't ibang gulay. So malaking space po ito dito. Yan, pwede po siya sa mga gulay natin na nakalagay po sa pot or sa grow bag. So yan po yung ating respite garden, and lahat po ng ating bed ay wala na po siyang snow. Yan, maliban po dun sa harap kasi hindi po ganong maaraw. Ayan. Yeah, so ito po ngayon yung day to na gumawa po tayo sa ating garden. So dahil ngayon ay Sunday and it's Palm Sunday, syempre po kanina ay pumunta po tayo ng simbahan at nag-simba po tayo, and gumawa tayo ng pong tawag sa amin oliva, yung palm dun po sa ating tanim dun po sa ating basement gardener, sa ating basement plants. So yan po muna ngayon yung update mga kagulay dito po sa ating respite garden. So hindi nga po yung update ulit kapag mag-start na po tayo yung maglagay ng mga respite and maglinis at magtanim dito po sa ating garden. Yan, so hanggang sa muli po. Thank you for watching. See you po may next vlog. Maraming salamat po.